nakita ko, dumating siyang ganyan, parang nag-slow-mo lahat. Wow! Okay. She's dating again! Love at first sight? Kasi ibig sabihin niya, yayayain kita. Ah! Let's have coffee here. Super nice. Look at that view. We are here at Camiguin Island. This is a coffee shop. Oh, ganda. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world. Wala lang. Gusto ko lang kumanta. Napakaganda. Live na lang. Sarap dito. Hi kids! Hi Chair! Yannix and Mr. Mango Shake! Saturn, the Mango Shake boy. Hi! Excuse me, anong name mo? Yeah! Guys, sobrang ganda dito. Nandito kami sa Camiguin. At kasalukuyang nagko-coffee sa harap ng napakaalo na dagat. Ito po ang parang the ruins, no? As in, sobrang luma yung place. Bato-bato lang. Nasa tabi lang kami ng dagat. Okay. So friends, this is Jeremy, my friend. And then, of course, Kenji. And this is my love team. We are the car drum. Dinadaan sa kape-kape para kunwari di siya ninenervyon. Okay, so nandito tayo para magtanungan. Gusto niyo bang tanungin ko kayo? May interest ba mga tao sa inyo? Or kami yung tanungin? Parang wala. So kami na lang yung tanungin niyo. Saan kayo nagkakilala? Agad. Agad-agad? Wala man lang anong pangalan mo. Sa napaka, ano, ingay na lugar sa Tipsipik. Suki ba ako sa Tipsipik? Alam ko na tumatakbo sa mga utak niyo. Hindi, because I was invited by my friend. Ay, biglang 18 years old. Ano yung una? Paano mo nakita? Sumasayo ba siya? As usual kung paano nagkaka-crush sa akin yung mga guys. Nandun sila sa kabilang table, ganyan lang. Tapos tingin siya ng tingin sa akin. Ba't ka naman tingin na tingin? Diba? Actually, sa dami ng taong dumating nung gabi na yun, parang, ay, wala masyadong feeling. This was 4 years ago na ha, so nung nakita ko, dumating siyang ganyan, parang nag-slow-mo lahat. Wow! She's dating again! Love at first sight? Akala ko hindi na nangyayari yung mga love at first sight, pero nangyayari talaga. Aww. Pero, hindi ko kasi akalain na hindi talaga siya nagsasagot. What? Wala. Yun lang. So, nung nakita ko na siya, maya-maya nagpakilala na yung mga friends. Nag-cheers kasi ako ng from afar eh. Sabi ko, pag tumingin to, i-cheers ko to. Eh, tumingin. Cheers! Oh. Okay, jam naman. Okay, kay jam. Anong tumingin siya sa'yo? Tumingin siya sa'yo, diba? Nag-cheers. O, oh, anong nasa isip mo ng panahon na yun? Wala, i-cheers lang din. Wow, hindi siya nagandahan or something. Oo, wala lang. Malamang ito na yung last video natin together. Tapos, after nung mga ganong moments, paano nagsimula yung ligawan? Ah, in-invite na muna. Talantira, ikaw pala unang nag-i-invite. Ay, naman yung sagot. Hindi! Ano yung mag-i-invite? Linawin mo! Invite na yun. Okay. Okay,
ganito, bago ako umuwi, so di nag-meet kami, then before ako umuwi, nag-text siya ng ingat ka pa uwi. Eh nabasa ko the next day na. Parang, sandali, paano na-text agad? Nag-cheers lang, may palitan na ng number. Nag-cheers ko kasing ganon, binigit ko yung number. Number dun sa baso. Oo, yung number yung clean national. Patatagalin ko pa ba? Text siya ng ingat ka pa uwi. Eh, hindi ko nabasa kasi na the next day ko pa. Saturday yun, nabasa ko Monday. What? Ay, ang tagal ah. Ang tagal. Kasi parang yung hangover ko 2 days. Sabi ko, is this jam? Sabi niya, yeah. After that, next one nag-usap na kami. Ang lakas niyan magpakilig. Akala naman niya nabobola pa niya ako sa edad kong to. A little bit. Bahay. Agad-agad may bulaklak at saka may kape. Yung flowers na stress ako noon kasi sabi ko, uy, bakit siya may flowers? Yung sa pinsan ko kay Via Veloso. Kasi kaming dalawa yung nag-iintay dun sa may labas. Sabi ko, V, may dadalaw sa akin. Para kaming mga nagmumurang kamyas na dalawa. Sana niya, sino yan ate? Sabi ko, si Jan, di ba yung na-meet natin? Kasama natin dun sa party. Ah, okay, sige. Samahan mo ako dito kasi baka bumaba ang mga anak ko, si Daniel at saka si Carlito. Biglang may dumadalaw na may bulaklak. Hindi ko mapigilan ang pangyayari. Di ba? Eh kasi parang isang taon pa lang akong nagpapahinga ang aking puso. Sabi siguro ng mga anak ko, ma, pahinga-pahinga naman kung may time. Sabi niya, gusto mo ba ng coffee? Dahil may malapit na coffee shop doon. Sabi ko, sige. So I thought, darating siya kape lang. May dalawa namang bulaklak. Siyempre, na-stress ako. So kami ni Bia talaga, oh my God, ate, may flowers. Papasok ng gate. So, ganito eksena, paglapit niya, dala niya yung flowers sa ibigay niya sa akin. Sabi ko, ba't naman ang dalawa ka ng flowers? Nung sa akin, nung nakita ko siya, parang nag-slow motion, diba? Ako nung lumapit ako sa kanya, lumindol. Okay naman, for a change, chill. Ganyan, ako lang nagsasalita. Sa relationship na to, ako lang po yung nagsasalita. Tagatawa lang siya. Pag hindi maganda, tagasimangot. Kanya lahat ng reaction, sa akin lahat ng salita. Paano na, ano, ma'am? Ano sa mga junakis mo, syempre? Sabi nga, pahinga ang heart. Na-jokot ka ba? Hindi naman ako natatakot. Yung relationship ko with my children kasi sobra kaming open and matataas at malalawak ang tiwala namin sa isa't isa. Lahat ng sinasabi ng mga anak ko, nire-respeto ko yan. And then, uupuan namin, pag-uusapan, hanggang umabot kami sa part na magkakasundo-sundo kami. Oo. So, ang importante lang naman sa mga anak ko ay hindi ako masaktan. Diba, yan lang naman eh. At ang importante ng sa mga anak ko is masaya yung nanay niyo. Matatagal mo pa yung parang ano, exact words na paano ko sinabi, paano mo pinakilala si Jam sa kanila? No, ano lang, casual. Anak si Jam. Ang tawag sa kanya, Jam lang, barkada. Well, hindi kami masyadong dramatic na mga nanay. Basta, syempre yung mga boys ko lang naman ang nakamasid lagi niyan. Sabi, oh ma, ayan ka na naman. Baka masaktan ka na naman. Hindi ka na naman nakakatulog. Ginagawa ng katatawanan sa akin. Kasi parang, tadi uminom lang saglit. At ako. Girl, and then yun. Kasi mahirap si Jam pakisamahan dahil I think he has kids also. So, diba, galing na rin siya sa ibang relationship. So, siguro, hindi naman na kami parang teenagers. Eto taga-tangulan. Baka gusto mo magtanong. Si Jeremy talaga ang host. Okay, last question. Last 2 questions. Ikaw muna, Ken. Nahiya siya. Okay, anong gusto mong itanong? Once and for all. Ay, ikaw muna. Luna, ako ano lang. If there's one parang message na hindi nyo pa nasasabi sa isa't isa, ano yung gusto nyo i-share sa isa't isa na message? Na pwede sa lahat na. Tingin sa mata. Mata sa mata. Hindi ka kaya. Hindi niya kakayanin. Special episode po ito. Nakakatawa. Papunta na tayo talaga sa isang parang TV show. Hindi. Ano na lang. Moment. Ito talaga yung parang pag may sinabi ka, parang may hiya kang hindi maging totoo or hindi totoo. Kasi nature yung kaharap mo, di ba? Parang this is a memory na masasayang mo lang. Na, so, yung hindi tayo ng audio, no? Feel ko naririnig yung dagat.
Pero na naman eh. Okay. iPhone 14 yan eh. Fully paid. Pag hindi fully paid, hindi tayo mag-reward. Pero so, yun. Wala. Ako nothing ano naman with him. Kasi siguro itong part ng buhay ko, ng love life ko, ito yung panahon na masasabi kong chill ako, hindi masyadong stressful. Hindi siya perfect, pero malayo siya sa magulo, malayo siya sa stressful, malayo siya sa mga namumroblema kasi dahil sa jowa, diba? Kasi parang kung galing ka na dun sa mga ganong relationship, kailangan umabot ka na rin dun sa, at a certain age, matuto ka na. And then umabot ka na dun talaga sa part na, oo, na dapat relax ka na para beautiful ka lang na nag-i-age, diba? Kasi ang lakas makalola talaga ng stressful na relationship. Aminin natin yan. So, if you want, eto na lang, parang general na lang na advice sa lahat ng okay na ma-experience natin yung mga stressful na tinatawag na pakikipagrelasyon. Because lahat ng pagsubok sa loob ng relasyon ay dapat may natututunan tayo. And then we grow. Okay? We learn and then we grow. We make mistakes and then we grow. So, pero kailangan pag sinabi natin we learn, next time, pag nakapag-relasyon ka na, dapat totoo nang natuto ka na, diba? Ayusin na. And ayusin na. Ayan, yan ang mga gusto mo palang pag-usapan. Jowa-jowa. Mali pa na yung episode na. Okay, mga hold-up. Jowa-jowa pala yung title. Ayan, yun yung sa amin. Chill lang yung relationship. I think sobra kasi siyang bait. Nakikisama siya sa damdamin ko. And then, nakakatawa siyang tao. Eh, nakakatawa din ako. Minsan buong araw, nagtatawanan lang kami. Minsan naman buong araw, di kami nag-uusap. Kasi tahimik din siya eh. Hindi. So, yun. Siguro more on pag-iintindihan. Kasi sabi nga ni Maggie sa akin, yung daughter ko, Mama, I think ikaw yung pinakamahirap pakisamahan ng isang karelasyon. And then I said, why? Because sobra ka ng experience-wise. Diba? Parang ikaw lahat nagdi-desisyon, sanay ka na ikaw lahat ang nagmamando, ikaw lahat ang nagmula sa households hanggang sa labas, ikaw ang nagde-decide and everything. So, I think, sabi niya, si Tito Jam is having a hard time pagka ganun yung nangyayari. I said, may time na ganun, di ba, love? Ayan na. Pero, hindi mo kasi agad mapaperfect yon. So, along the way, hindi mo talaga yan, kumbaga, mapaplan siya lahat. So, along the way, titignan mo, ano ba ang dapat, ano ba yung malito dito, ano ba malito dyan. Tsaka mo ngayon, dahan-dahan aayusin. And then, importante kasi, dedicated kayo sa isa't isa. And then, importante na gusto nyo talaga, choice nyo, maging magkasama habang buhay. Para talagang wala kang choice, kundi intindihin, unawain. And then, yung respeto, buong-buo. And then, yung trust, buong-buo. And then, yung love, mananatili. Diba? Ganda. Ganda. So, next episode. So, wala na po kami. Ganun na yun eh. Last. Ay, delayed. Oo, ngayon mama. Hindi niya nakuha agad. Nakita mo yung tawa niya mamaya pa. Nag-process pa sa upa. Hindi, nagbiro ako. Sabi ko, next episode, eto na yung eksena natin. Wala na siya. Laburong ka dun. Kami na lang tatlo. Oo, next episode. Ganyan na lang. Pag-shi, anong nangyari? Wala eh, ang hirap eh. Wala na. Ganun agad yung drama. Ang dami-daming in-explain. Sabay wala. Ay, ayan. Ako, thank you naman sa aking mga guests. Papa Jam, thank you. Jeremy, Papa my Jam. Friend. Papa Jam, Papa Jesus yun. Papa Jam. Papa Gcash lang ako. I'm Papa Gcash. So, gawa niya yan mag-Gcash. Tito Ponyong. Oh, kay Ponyong yun. Kay Tito Ponyong. Tito Ponyong, tell me what's wrong. And thank you, Kench, sa pagsama niyo sa akin. Thank you very much. Thank you. See you again sa next vlog ko. Love, magbabay ka naman. Ayan.